Welcome nga pala sa ating channel. Guys, gusto ko nga palang i-flex ang bagong personalized mug natin. Shout out nga pala kay Shandara One Stop Shop. Maraming salamat sa napakagandang print ng ating logo. So guys, kung gusto niyo ng ganitong personalized mugs, pwede kayo mag-order sa kanila. Ilalagay ko na lang ang details nila sa description box natin dyan sa baba. Pero bago yon, huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa ating channel ha. At huwag niyong kalimutan i-hit yung notification bell para updated kayo sa lahat ng videos na i-upload natin. So dahil may bago tayong mug at ginanahan ako magkape, bakit di tayo gumawa ng bagong project na related dito? Kaya naisip ko, bakit hindi coffee painting ang gawin natin? Kaya tara, simulan na natin. Kuha tayo ng isang stick ng instant coffee. Ilagay natin sa palette. Divide lang natin siya sa apat. Mula sa pinakamarami hanggang sa pinakakaunti. Then, lagyan na natin siya ng tubig. Ayan, tansyahin na lang natin. Kaunti lang din. Then, haluin lang natin siya hanggang sa makuha natin ang tamang timpla. Dahil kaunting kape at maraming tubig ang inapply natin sa kanya, siya ang magiging base tone, samantalang siya ang lighter tone. And then siya naman ang magsisilbing mid tone. At ang pinaka dark naman ang siyang pinaka dark tone natin. Guys, watercolor paper nga pala ang gamit natin. So, sisimulan natin gumawa ng sketch para sa subject natin. So, ang naisip kong isubject natin, guys, ay ang pinakamatandang mambabatok ng Pilipinas, si Apo Wangod. So, guys, ayan. Nagawa na natin ang sketch. Then, ang sunod natin gawin, mag-apply tayo ng tubig sa watercolor paper natin. Konting amount lang ang dapat nating i-apply, guys. Ito'y para ma-distribute lang natin ng tama yung magiging base tone natin. Ayan guys, i-apply na natin ang base tone natin. Ayan, apply lang natin ang dahan-dahan at huwag tayo magmadali. Then, light tone naman. I-apply natin sa ibang part ng mukha na nangangailangan ng highlights. Ayan. Ayan guys, apply nyo lang, sundan nyo lang yung mga sketches nyo, then always take your time.
darker tone natin para sa mga mas maitim na part tulad ng butas ng ilong. So dito guys, gumamit ako ng parang spilled effect ng kape para mas maging artistic tingnan. Gumamit lang ako dito guys ng plastic drinking straw para ibuga yung mga basa-basa pang kape dyan. So ito na guys, ang ating Apuwang Old Portrait Coffee Painting.